we're welcoming a new year as one COG family, and we're glad that you're joining us today for our worship service. But before we hear today's message, allow me to lead you in this prayer. Panginoon, maraming salamat sa muling pagkakataon na kami makakapagpurit, makakapagsamba sa iyo. Panginoon, ingatan mo at gabayan mo ang mga gagamitin mo para sa service na ito. Ang congregation, ang worship team, at ang pastor na maghahatid ng iyong magandang salita. Panginoon, ngayon, kami ay magsusumbong sa iyo ng laman ng aming puso. Hayaan mong maramdaman namin ang iyong yakap. In Jesus' name we pray, Amen. We hope that God's favor continue to surround you and your family. But for now, let your hearts be open to encounter God's presence. This has been Simon, and I'll see you after the service. Nobody else, 'cause it's all about la 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 la.
to take away all our sins and shame. Tangako ng mga kamay na nagmamahal sa Panginoon. Come on, lift it up. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your gonna shout to you.
minsan pa pwede ba nating ipalakpak sa Panginoon? For we are praising a great, great God. Amen. Amen. And Father God, we just want to thank you for you have placed us here in your presence again sa 2022. And I just pray, Father God, as we worship you, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin. In His Word, it says in Psalms 51, open my lips, O Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings, but my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart. You, O God, will not despise. Ito ang gustong puso ng Panginoon. Pusong basag sa pagpupuri. Basag na basag kasi gustong-gusto mong isuko ang lahat sa Panginoon. God, have your way in me. Have your way on us this 2022. Have your way in our nation. Have your way in us, oh God. Have your way in our families. Have your way as we worship. Purify us, oh God. Purify us, oh Lord. Purify us. Purify our city. Purify our church, oh God. Purify our families. Purify our homes, oh God. Oh God, we just want to glorify you. May you see us glorifying your holy name as we worship you. In a broken spirit, in a contrite heart. Hallelujah. If the altar's where you meet us, take me there, take me there. What you need is just an offering. It's right here. My life is here. And I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. If your glory wants to come, only
Beautiful, burn me lovely, burn me righteous. I wanna be tried
everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Amen. Ito po yung pinupuri nating Panginoon. Ito ang pinupuri nating Diyos. The one and only, the everlasting God. He is the everlasting God, the all-powerful, the supreme. God, how majestic is your name. Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is our Lord and the everlasting God. Father God, as we listen to your words, I just want to sit and dwell right here in your presence. Hayaan mong maging maliwanag ang isip namin at ang puso namin, Panginoon, sa pagtanggap namin ng inyong mga salita. We love you so much, God. And Lord, we just want to offer this time to you. To you be all the glory, all the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Welcome home, COG fam! We'll be welcoming you back this Wednesday sa The Hub Season 2. Magkita-kita po tayo dyan this January 12 at 7 p.m. We're also ready to welcome you back at Life Institute. For leaders and servants of the Lord, level up your skills and champion your calling through the following programs opening this 2022. For those desiring to grow in their faith, make sure you enroll to our CLDP classes this year. Enrollment begins on January 16. For more information, please visit the CLDP Facebook page. Be part of the artisan sphere. We're looking for new creatives ready to serve the Lord with us. This is an invitation for all artisans to join the arts ministry. Please visit this link to sign up. Talagang we're building an army behind the scenes. Our production team is looking for the following. You may reach us through this number or through Facebook to enlist. Children's Ministry is celebrating the National Bible Month with a Bible Quiz Bee on January 29. Those 7 to 11 years old are welcome to participate and celebrate with us. Now, we would like to remind those in the sanctuary to please wear your face mask properly. Always sanitize your hands and practice social distancing. Also, please switch your phones to silent mode and turn off your flash when taking photos during the service. And so, we hope you receive God's message and favor today. This is Simon saying God bless and enjoy the service. Amen. A blessed Sunday to everyone. Pwede ba minsan pa po palakpakan natin ang Panginoon? Praise the Lord. Thank God, it's New Year 2022. Bless po ba kayo ngayon? Amen. Ano po at maganda pakibati ang katabi niyo po ng isang Happy New Year. Ano po? A blessed 2022 to everyone. Ano po? Praise God. Ano po? Tunay po sa ating paglapit kanina sa pagsamba sa Panginoon, hindi po nasayang yung ating paghahanda at pagiging excited na katagpuin tayo ng Panginoon. Tunay po, kinatagpo tayo ng Diyos sa araw na ito. Minsan pa po, muli nating palakpakan at let us welcome the presence of God. Amen. And as I begin the message of the Lord today, I have this question.
Who wants here to have a blessed 2022? Amen. No po? Lahat po tayo, no? Isa po yung ating goal for this new year. Na po, we want to experience God's favor and blessing sa buhay po natin. Alam niyo po, meron pong isang magandang art when it comes into dancing, no? It is in the art of dancing called ballet, na po. I have seen this, na po. A famous ballerina and her name is Misty Copeland. Na po, actually nakapagsulat na po siya ng isang libro. And in this art of dancing, ballet, na po, we could also relate po sa buhay po natin. And she had noted that there are three things to have a ballerina body. Na po, first, you need to be mindful. Ika nga po, laging focus ang attention mo. If you want to achieve something, na po, talagang kailangan i-goal po natin yon to achieve it. Second, you need to have a good posture in everything. Na po, it involves practices, training sessions, na po, pagtsatsagaan mo po talaga, na po, para makuha yung great body form when it comes into ballet. And third, you need, of course, to execute what you have learned, or I would rather say, dance on the floor. O, kailangan ipakita mo yung art the way you dance ballet. Sa buhay po natin, we could also apply these three things. Actually, Misty also quoted, and she had said, "Do not underestimate yourself. Because you are more than capable than you think." It seems 2021, the past year, na po hindi po naging maganda po sa atin. And as we move forward in this 2022, na po, wag po natin limitahan ang ating mga sarili. Bakit? Kasi po kahit po sa ballet, na po, bago nyo po ma-perfect yung mga moves when it comes into dancing ballet, na po, before you could reach this point, na po, yung tipping their toes, no, talagang mahirap po 'yan, no? Magkakakalyo ka muna, kailangan magsipag ka, no, para makuha mo yung tamang balance sa buhay natin, ganun din po. Lahat ng pinagdaanan po natin, it will be counted for us to have a blessed 2022. Do you believe that? And if you believe that, pwede ba nating palakpakan muli ang Panginoon? And this kind of technique, it is called as the point technique. Or we could call it as the tipping point. And this tipping point, ito po yung gagamitin natin. And as we have agreed that we only desire to have a blessed and a favored 2022, this will be our focus for today, and this will be the message of the Lord. And as we continue, can I invite everyone? Let's bow down our heads and let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na ito na ibinigay mo sa akin. At ngayon, nasisilayan at nararanasan ko na ang bagong taon, year 2022. It's all because of you. And Lord, as I have worshiped you today, as you have honored my worship, at inuna kita, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, sa aking pakikinig sa iyong buhay at makapangyariang salita. Patuloy kang mangusap sa bawat isa, at hayaan mo, Panginoon, ang bisa at kapangyarihan ng iyong buhay na salita. Once again, Lord, it would minister to us. And as we ask for your wisdom, let it be received today together with your blessings and favor. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Sige po, muli nating purihin ang Panginoon. So, we're going to talk about the tipping point. And how could you relate in our lives? No, how can you relate in your lives today as well? No po, paano natin ito marirelate? By the way, I like to define first, what's the meaning of tipping point? Tipping point means it is a time or it is an activity or it is a process when an important decision has to be made or when a situation changes completely. So ang tipping point po pala, no po, it involves a decision. Kailangan po pala mag-decide tayo. Yes, we agreed, every one of us, no po, to have a blessed and a favored 2022. Kailangan lang po natin malaman kung ano po yung dapat nating gawin. At ano po yung best decision that we could do in this time, na po, sa panahon po natin, for us to receive and to experience a favored 2022. I'd like to share to everyone the word of God taken in Psalms 84, verse 11. For the Lord God is our sun, is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor, and no good thing does He withhold from those who walk is blameless. Alam nyo, ito mga salita ng Panginoon na ating pong binasa ngayon at ating pong tinanggap. Ito po ang mga salita ng Panginoon na pwede nating baunin ngayong bagong taong ito.
And we are being reminded today that our Lord, our God, is a sun and a shield. And the Lord bestow His favor and honor. When we say bestow, it is granted to us. Ipinagkaloob ng libre ng Panginoon ang kanyang pabor. And when we talk about favor, favor is kindness and preferential treatment given to someone. Yung pabor na ito ay madalas po nating nararanasan sa buhay natin. At tunay po, kahit hindi tayo karapat-dapat, pero salamat sa Panginoong Diyos dahil siya po ang isang Diyos na mahabagin at pinapahalagaan ng buhay ng bawat nilikha niya na naririto, tayo po ay patuloy na tumatanggap ng pabor at kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. At kung ikaw yon, pwede mong ipalakpak at pasalamatan ng Panginoon. So, it is a special treatment. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Hindi tatagal yan ng ilang taon kung walang pabor ng Diyos. Amen po ba? Ang daming pinagdaanan yan. Ang daming mga hindi magagandang pangyayari ng buhay na pinagdaanan yan, pero ni isang bakas wala kang makikita sa kanya. Dahil bakit? Magaling ba siya magtago? Hindi. Dahil nakatanggap siya ng pabor na galing sa Panginoong Diyos. Hallelujah. So speaking of that favor, I can't help to reminisce or to remember the life of Israel. Alam naman po natin ang Israel ang chosen people of God. Pinili sila ng Panginoon. And they were highly favored. Paano po ito pinaranas ng Diyos sa bansang Israel? No po, in these pictures, as you have seen, you could see, no po, sa gabi, may pinadala ang Panginoon. Ano pong pinadala niya? Through God's favor, Israel had this pillar of fire. No po. And what does this pillar of fire? Ano pong ginagawaan po niya? Sa araw po ng gabi, madilim po sa disyerto, no, habang ang buong Israel, they are crossing the wilderness, no po, crossing the desert, God send this pillar of fire na para maging ilaw o tanglaw nila sa kanilang dadaanan. At hindi lang po yon, sa umaga, nagpadala din ang Panginoon. Anong pinadala ng Diyos? The pillar of clouds. Gusto ko lang po laruin natin. Let us use our holy imagination. If I will be an Israelite and there would be on top of me the pillar of clouds, siguro po pag ako'y pumunta sa kaliwa ko, sa kanan ko, malamang sumusunod po yun, pillar of clouds na yun. Ganun po ang pabor ng Diyos sa bansang Israel. At alam ko, ang bawat isa na naririto, makaka-relate po tayo doon. Dahil sa bawat taon ng ating buhay, ganito ang ibinigay na pabor at special treatment ng Diyos sa kanyang mga anak na patuloy na nagtitiwala sa kanya. Amen. Hallelujah. At yung pabor natin ngayon, tingnan mo yung katabi mo, ang sarap po ng tulog niya. Di ba? Sa presensya ng Panginoon, may kapahingahan. Pero kapatid, this time, huwag ka munang matulog. Kasi naniniwala ako sa ating pagtitipon at sa ating pagsamba sa Panginoon at sa ating pagkakaisa. Ngayong araw na ito, nandito ang pagpapala at pabor ng Diyos sa mga anak niyang patuloy na nakikinig at nagtitiwala sa Kanya. Isang malakas na palakpak muli sa Panginoon. So I like to go deeper. When we say favor, it's not only a favor given by a person to another person, but it is called as divine favor. Can you say the words with me? Divine favor. When I say divine favor, it came from God. And tayo po yung recipient. What are those? No po? First, we have received God's provision sa buhay po natin. At marahil po ito yung tumatakbo sa isip natin. Panibagong taon, iniisip na natin agad, panibagong pangangailangan, yung provision ng Panginoong Diyos. And not only the provision, when we talk about the divine favor, we talk also about God's empowerment. Can you say the word with me, power? Parang wala naman po kayong kapower-power. Pwede ba nating i-declare yan ngayong araw na ito at the count of three with much power and conviction? 1, 2, 3. Power. Yun! Pag sinabi mong power, talagang ramdam mo may kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. At yung kapangyarihan na yon, hindi ka lang mamumuhay ng ordinaryo sa panahong ito, but you will live a life of extraordinary. Why? Because in your time, in your families, in your work, in your ministry, God will move mightily in your life because you have been empowered by our Lord God that we have served and knew Him faithfully. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At hindi lang po yun, when we talk about divine power or favor, it talks about the presence of God.
yung presensya ng Diyos ay mapapa sa atin. Yung lahat ng ating isipin, sasabihin at gagawin, nandoon ang pabor ng Panginoong Diyos. Malamang po, excited na tayo ngayong taong ito. Gusto na natin makuha o gusto na nating matanggap itong divine favor na galing sa ating Panginoong Diyos. So, with this kind of divine favor, no po, I'd like to go back, no po, in the time of Israel. But before that, let me say, divine favor is God's gift bestowed on those who obey Him. Hindi pa lang po pala sapat na ikaw ay tumanggap ng pabor ng Diyos, yung divine favor, kundi kailangan meron tayong gawin. It requires your obedience. Do you love the Lord, church? Do you seek and do you want the Lord's favor in your life today in this new year 2022? Do you obey the Lord your God? Ayun, dalawa na lang pong sumagot. It requires our 100% obedience to continually experience the divine favor coming from God. Tingnan po natin, no? Balikan po natin ang istorya, no po, ng isang hari po ng Israel. And it was taken in 2 Kings chapter 13 verse 1. And as we go back in his story, and I encourage everyone, no po, as we have reached the new year 2022, let us also evaluate po ang ating mga buhay, no po. Let us check our lives today, no po, if we fully obey the Lord our God. Tingnan po natin, no po, in the 23rd year of Joash, son of Ahaziah, king of Judah, Jehoash, son of Jehu, became king of Israel in Samaria, and he reigned for 17 years. So this was a story of a king, no po. His name is Jehoahaz. No po. At ano po yung naging timeline po ng kanyang buhay? No po. Actually, he started to be king at the age of 23. At yung pong kanyang pamumuno bilang hari, no po, it lasted only for 17 years. And if you will compare it to other kings, no po, parang ikli lang nitong panahon na ito. Ano po kaya yung nangyari sa kanya? No po, bakit ganito kaikli lang yung panahon niya bilang hari ng Israel? And being chosen as the king or the ruler over Israel, he was favored by God. Just like you, no po? Just like me. Kung bakit tayo hanggang ngayon naririto, kasi dahil po sa pabor ng ating Panginoong Diyos. Supposedly, it would be a good start. It will be a good start for us as we start this new year 2022. No po? Enough na po yun kasi pinaboran tayo ng Panginoon. Pero kung titingnan po natin sa buhay po ng haring ito, ay pwede rin pong nangyayari sa buhay po natin. No? We could relate on that part. Ano po bang nangyari? No po? First, he did evil in the eyes of the Lord. No po? In verse 2 of 2 Kings chapter 13. Ano po yung ginawa niyang hindi maganda? Ano po yung ginawa niyang hindi tama? Why it was stated that he had done evil in the sight of the Lord? Ang ginawa po niya, yung pong kasalanan ng pong kanyang mga nauna na mga hari, na po, yung kanyang magulang, na po, ancestors, na po, that they had committed the sin of idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan, minana niya po yun. At hindi lang po yun, hindi lang siya ang nag-commit ng idolatry, kundi nadamay po ang buong Israel. So he had done evil in the sight of the Lord. Kapatid, in your time today, in our time today, meron ba tayong nagawa na kasalanan sa Panginoon? Meron ba tayong nagawa na bagay na pwedeng, ito pong nangyari, with the sin of idolatry na nagawa po niya, na po, what had happened? So the Lord's anger burned against Israel. Pag nagalit po ang Diyos yung pong panahon nila, sigurado meron po ring consequences sa buhay natin. Pag meron tayong nagawa na hindi tama o kasalanan, and does not please as pleases our God, no po, we will also experience that consequences ng kasalanan po natin. Kung titingnan po natin ito, parang ang buhay po ni King Jehoash ay pabagsak. Palala ng palala. At ano pa ho nangyari? Nakita po niya yung kalupitan nung kalaban na bansa, no po, ang Assyria, sa Israel. So, because he had committed that sin of idolatry against his God, kay Yahweh, na po at kinamumuian ito ng Panginoon, it resulted sa mga consequences.
ano po yung naging consequences nila? Naranasan nila ang kalupitan, no po, ng bansang Assyria nung panahong yon. Supposedly, this king would defend Israel. But what happened to their divine favor, no po, hindi po nila pinangalagaan, and it resulted na sila po ay natalo sa gera, and they were captured to be as slaves. At sobrang pag naranasan nilang kalupitan. Kalupitan na walang karapatan, kalupitan na nawalan ng sariling tahanan, mula sa kanilang sariling bayan, sila po'y pinatapon sa ibang bayan. At nawala po yung pabor ng Panginoong Diyos. In this kind of situation or condition in life, we could also assess sa buhay po natin. You might be also in your tipping point indicator. Ito na ba yung senyales na pwede na tayong dumaan sa tipping point ng buhay natin? At ano po yung kanilang pinagdaanan? Una, they had experienced na po what we call generational curses. Generation from generation, instead of ipamamana nila ay pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay, they had gained and they had transferred curses. Sumpa. Ito yung mga maling nakagisnan po nila, na minana po nila. And if you could assess yourselves today, bakit po naghihirap yung buhay ko? Ano ba yung mali kong nagawa? O di kaya yung mali nang gawa ng aking mga magulang? No one to blame at this point. No? Wala kang dapat sisihin, pero ang maganda dito na pinapakita ng Panginoon, sa iyong panahon, ikaw ang gagamitin ng Panginoong Diyos. Na kung merong mang sumpa na nakapasok nang dahil sa kasalanan na patuloy mong nagagawa sa iyo at sa iyong pamilya, ikaw ang pwedeng mag-cut off o mag-break nito dahil matatanggap mo ngayon ang pabor ng Diyos sa buhay mo at para sa iyong pamilya. What else? What kind of tipping point indicator? Second, you are being disciplined by God. When we say discipline, it is like taking a route, no po, or a special road that God is correcting you every way ng buhay mo. Inaayos ka ng Panginoon. Can I ask this question? Do you love to experience the discipline of God in your life? Amen. Mahirap po, madali. Mahirap. Pero kailangan nating pagdaanan yun. Baka ito na yung tipping point ng buhay mo na kailangan mo lang gumawa ng tamang desisyon. Hindi maging matigas ang iyong ulo pag kinakausap ka ng Panginoon at kinakausap at pinapaalalahanan ka ng Diyos na kailangan yung kinakasama mo ngayon, no po, kung hindi siya original mo, isauli mo siya sa nagmamay-ari. O di kaya nagsasama kayo nang hindi kayo kasal, ito yung panahon na dapat itama mo na ang iyong relasyon sa harap ng ating Panginoong Diyos at sa harap ng tao. Maraming pagkakataon na kinakausap ka ng Panginoon. And God is now disciplining us. Yung pagdidisiplina ng Panginoon para pong pagdidisiplina rin ng isang magulang sa kanyang anak. Be reminded, when God is disciplining you o inaayos ka ng Panginoon, isa lang ang gusto ng iparating ng Diyos sa'yo. Mahal ka at pinapahalagahan ka ng Panginoong Diyos. Sige po, purihin natin ang Panginoon. And when you're taking that road to discipline, huwag kang mainip, kapatid. Sabi mo sa sarili mo, huwag akong maiinip. Kasi naniniwala ako, hindi lang ako inuhubog at inaayos ng Diyos para maging isang mabuting tao higit sa lahat. Ipapalabas ng Diyos kung sino talaga ako. God can bring out the best in you through His discipline. Purihin po natin ang Panginoon for that. Amen. And another tipping point indicator, you are now in great trouble. Why great trouble? Because hindi pa tapos ang unang trouble. Meron na namang second trouble. Hindi pa tapos ang una at pangalawang trouble. There would be third trouble, fourth trouble, fifth trouble, so on and so on and so forth. Great trouble. Evaluating my life today, just like King Jehoash. Parang it seems wala nang purpose ang buhay ko. It seems I cannot do anything about my situation. No po, it seems dead end, cornered na po tayo. Pero kapatid, tandaan po natin, laging available ang pabor ng Diyos. At kung sa pakiramdam mo, no way out, and you're trying to give up right now, huwag ka munang sumuko. Kasi ang Diyos mo ay hindi ka kailanman sinusukuan at iniiwan at pinapabayaan. Amen.
Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Are you in this stage? Is this your condition today? Just like King Jehoash, ang hirap ng kanilang pinagdadaanan, alam yan ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, sa totoo lang, sobra po ang pabor ng Diyos. Hindi mo pa hinihiling kung bakit ka ngayon, hanggang ngayon, naririto, nakakatayo at nakakapagpatuloy sa buhay dahil mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Amen. Sige po, purihin natin muli ang Panginoon. So, with these tipping point indicators, just like in the time of King Jehoash, na po, let us see, what would be that best decision na ginawa po niya, na po? He had done to sought the Lord's favor, and the Lord listened to him. Muli niyang hiningi ang pabor ng Diyos. Ibig sabihin ba, Pastor, nag-expire ang favor ni Lord? Yes. Nag-expire if we don't do the right thing that pleases our God. Mawawala po sa atin. Meron bang second hirit? Meron bang second na paglalambing? Meron po. At yan po ay naranasan ni King Jehoash. When he had sought the Lord's favor, the Lord listened to him. Alam niyo po, when we talk about seeking the Lord's favor, the best example would be our church. Ako po, mula po ako na belong dito, no, sa Church of God family, nasaksihan ko po halos bawat taon, no, po, I started here around year 2000, nakita ko po as we start the new year, no, po, ang ating simbahan, unang linggo pa lang, no, po, meron tayong prayer and fasting. Yung una, medyo struggle po sa akin yon, hirap. No, po. Siguro po yung manalangin, madali lang, amen po ba? Pero yung meron kang extra mile to do that fasting, it will be a challenge for me. Siguro sabi niyo, si Pastor, no, ayaw magutom. Pero with that challenge na pinagdaanan mo, no, po, pag pinagdaanan mo na yung 6 days, grabe po yung fulfillment. Grabe yung itinuturo ng Panginoon. At yung makaabot ka sa 6 na araw in that breaking of the fast, no, po, and that night, no, po, talagang ramdam mo. Kung hindi sa pabor ng Diyos, hindi mo matatapos yon. At ang magandang paghingi ng pabor ng Diyos sa buhay natin as we start the new year right, no, po, yung mananalangin ka sa Diyos. Hindi lang basta puro hiling. Hindi lang basta puro plano mo ang masusunod, kundi hinihingi mo ang approval ng ating Panginoong Diyos. And true enough, every year na dumadaan po sa bawat buhay natin at bilang ako po ay kabahagi po ng Church of God family, talagang pinatunayan ng Panginoon. Pag inuna mo siya, sinaliksik at nagsumiksik ka sa Kanya at hiningi mo ang iyong pabor, hindi ka bibiguin ng Panginoong Diyos. All of us had experienced a blessed years ng buhay natin. Hindi lang ang ating simbahan ang pinagpala. Kapatid, yung katabi mo, pinagpala yan. Simple lang yan. Amen po ba yon? Sige nga po, palakpakan natin ang lahat ng pinagpala ng Diyos. Malakpak ang lahat ng pinagpala ng Diyos. So, with that, no po, what had the Lord had done, no? Ano bang ginawa ng Panginoon as he listened when King Jehoash, no, babalik ako sa storya, no po, when he had seek the Lord's favor, in verse 5, the Lord provided a deliverer for Israel. Nahirapan pong Israel. Kaya nagpadala po ng isang deliverer ang Panginoong Diyos. And they escaped from the power of Aram. And so the Israelites live in their own homes as they had before. Ito pong verse na ito, it seems familiar to us. Nabanggit ko na po ito kanina. When we seek the Lord's favor and when God listens, hindi lang nakikinig ang Diyos, kundi kumikilos po siya. At pag kumilos ang Panginoon, mararanasan natin ang kanyang mayamang provision. Kung ano inaalala mo, this new year 2022, ngayon pa lang, it will be well provided for you because you have a great provider together with you sa bagong taong ito. Amen. Not only provision, you're asking God for power. Just like them, no po, it seems impossible na manalo sila sa Assyria, managumpay sila, makalaya sila sa kalupitan ng Assyria. Pero, ganun talaga eh. Nandun ka sa panig ng Diyos mo na makapangyarihan sa lahat. Nandun ka sa panig na ikaw ay mananalo at mananagumpay sa buhay mong ito ngayong taong year 2022. And if you claim that, again, can you give our best clap offering to the Lord? And lastly, no po,
nakabalik po sila sa kanilang mga tahanan. There is no place like home. There is no place like home. If I would put myself into the time of the Israelites na po, yung panahon nila, baka malayo pa lang sila, sabik na silang makauwi. Sabik na nila na mabuksan ang pintuan ng kanilang bahay at pagpasok nila. Kahit sabihin po natin, merong mga nasira dahil sa gera, iba pa rin pag ikaw ay nasa sarili mong tahanan. Ganon ang gustong iparamdam ng Diyos sa bawat isa na naririto. It is more than just the structure of our houses. That house cannot be called as home kung wala pong pamilya sa loob. Kung wala pong nakakaranas ng pagmamahalan, pag nagkakamali, nagkakapatawaran, pag merong mga hindi pagkakaintindihan, naaayos lahat. At yun po yung tunay na ibig sabihin ng home. When you are together with your family. And just like them, grabe yung excitement nila, grabe yung pananabik nila na magkasama-sama muli. At nawa po sa panahong ito, this year 2022, we will also desire that the presence of God will reside, yung presensya ng Diyos ay mananahan, hindi lang sa iyo, kundi sa loob ng iyong tahanan at sa bawat mahal mo sa buhay. Gusto niyo po ba yun? Amen. Sige, papurihin natin ang Panginoon. At yung matagal mong panalangin na isang linggo na nawa, isang buong pamilya kayo lalapit at pupunta at magbibigay ng pagsamba sa Diyos, mangyayari po yun. Yung matagal mo nang ipinapanalangin na mahal mo sa buhay, na makakilala sa Panginoon, di ba ang pangako ng Diyos? Isa lang ang makakilala sa isang sambahayan at magtiwala sa pangalan ni Jesus, ang buong sambahayan ay maliligtas. Amen. Claim it today. Claim it, church. At sa akin ngayon, sa pagpunta sa presensya ng Panginoon, sa pag-umpisa ng bagong taong ito, Lord, ito po yung panalangin ko at marahil ito rin ang panalangin ng bawat isa. Sa naisin ko na mas maranasan ka ngayong bagong taong ito, hayaan mo, Diyos, muli mo akong katagpuin. Muli mong iparanas at ipamalas ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Ano man yung aking alalahanin, ano man yung mga laban na harapin ko pa, sigurado yun. Pero isa lang ang pangako mo na pangahawakan, na ikaw ang isang buhay na Diyos na magbibigay ng pabor sa aking buhay at dadaloy ito sa aking mga mahal sa buhay at makikita na maraming tao na totoo ka, makapangyarihan at patuloy na nagbibigay ng pabor mo sa mga anak mong nagsusumiksik at nagsasaliksik sa iyo. Kaya kapatid, ito'y magandang pagkakataon sa atin. Ano man ang pinagdaanan mo, anumang sitwasyon ang pinagdaanan mo ngayon, hayaan mo, patuloy mong hilingin, hatingin ang pabor ng Diyos sa inyong buhay. So let me continue with the story. Supposedly, okay na po itong ending na ito. I could end the message of the Lord. Do you love happy endings, kapatid? Ako gusto ko po yung happy endings. Pero tingnan po natin. Even though that he had asked or seek or sought the Lord's favor in his life na po at sinagot siya ng Panginoon, ano po yung naging response niya? Ito po yung naging response ni King Jehoash. But they did not turn away from their sins. Malungkot po ito. Sayang eh. Naranasan mo na ang pabor ng Diyos. Tinugunan ng Panginoon. Nakalaya na sila. Na po sa kalupitan ng kalaban. Nakabalik na sa kanilang tahanan. But this is the sad part. They did not turn away from their sins. And for us, no po, it is a great message, no po, what had happened to them. Ano ba naging resulta, no po, ng kanilang hindi muling pagbalik sa Diyos, pagtalikod sa kasalanan. In verse 7, nothing had been left of the army of Jehoash except 50 horsemen, 10 chariots, and 10,000 foot soldiers. Itong bilang na ito, pag ikaw ay isang nasyon, weak ka, mahina kang bansa. Kulang ang puwersa mo. And for the king of Aram had destroyed the rest and made them like the dust at the threshing time. Parang naging alikabok lang sila. In just one snap, instant, yung lahat ng meron sila, nawala po ang lahat ng bagay na yun.
And as we have go back into the life of King Jehoash, I pray, as you have made that evaluation today, ngayong bagong taong ito, hindi lang po puro New Year's resolution ang gagawin natin. Minsan, meron pang bucket list. Kundi kailangan ngayong taong ito, seryosohin po natin. When I say, seryosohin po natin, mamaya po, magiging kabahagi tayo ng banal na hapunan. Na sa ating pagiging kabahagi nito, ito po yung ating commitment. Na ang buhay natin ay patuloy natin iahandog sa Panginoong Diyos. Ano man ang ating pagdadaanan, hindi natin pipiliin na magkamali at magkasala muli sa ating Panginoon, kundi sa ating pagtayo, magbibigay tayo ng kapurihan at kaluwalhatian sa Panginoon. Sa paglakad na may kabanalan, sa paglakad ng tama at merong katwiran sa harap ng ating Panginoong Diyos. At doon natin patuloy na matatanggap at mararanasan ang pabor ng Diyos. And if you agree with me, can we give our best clap offering again to the Lord? Hallelujah. And this will be our guide today. Sabi po dito in Psalms chapter 1, verse 1 and 2, blessed is the one. Do you want to be blessed this year 2022? Amen. Let us assess. Tingnan po natin. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked. God has given us a new life in Christ. Pinatawad tayo ng Panginoon. Hindi na daw tayo muling babalik sa dating buhay. Babalik sa dating buhay na makasalanan. Pangalawa, you should not stand in the way that sinners take. Hindi ka na pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi ka na pwedeng mag-shortcut. No po, hindi ka na pwedeng magbaksakali o mag-compromise na magkasala muli. Or sit in the company of mockers. So there are three things that we should do. It is like putting ourselves or in a position, ang bawat isa po sa atin, sa crossroads ng buhay natin. And in this time, yes, I desire to have a blessed and a favored 2022, pero meron dapat akong gawin. I need to make that right choice. And that right choice would be my best decision of my life. And what is that? To please my God. To please my God in everything I do. To please my God in my workplace. To please my God in my business. To please my God in my family, in my personal relationships. To please my God in my ministry. And I will do that best choice, that best decision in life to please my God. And for us, in making that best decision in life to please our God, next, it will reveal and it will redirect us to have a good behavior. Siguro makaka-assess po tayo ngayon. Year 2020 ba? 2021? Naging behave ba ako sa Panginoon? O minsan eh, naging matigas ang aking ulo. But Lord, this time, year 2022, as I desire to have a blessed and a favored 2022, Lord, bebehave ako. Bebehave ako kasi para hindi lang pakitang tao, kundi magbebehave ako kasi gusto ko sa ganung paraan, pasasalamatan kita dahil sa sobrang pabuor na ipinaranas mo sa akin simula nung nakilala kita. Not only that behavior, another thing, you will have this sense of belongingness. Ika nga eh, where you belong. Alam niyo po, ang ating Panginoon, pag tayo nakakilala sa Kanya, natanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin. Alam niyo, ganun tayo niyakap at tinanggap ng Panginoon. At mararamdaman natin, at nararamdaman po natin ito sa buhay natin, na hindi tinignan ng Diyos yung dami ng kasalanan na nagawa mo, o di kaya yung bigat. Kasi kung tinignan na yun, hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Pero dahil sa Kanyang mayamang pabor, kapatid, ikaw ay niyakap ng Diyos at tinanggap ka. At kahit anong ginawa mo, at basta humingi ka ng tawad at lumapit ka sa Kanya at talikuran ng kasalanan na iyong ginawa sa ating Diyos, tunay po, dalawang kamay ka, i-welcome ng Panginoon. At ang iyong mayamang pabor niya ay patuloy niyang ipagkakaloob sa iyo. Amen po ba? Sige po, purihin natin ang Panginoon. So, as we take the crossroads of life, I do pray,
King Jehoash would be a lesson for us. Huwag natin ipagpalit ang divine favor na galing sa ating Diyos dahil sa pansamantala at sariling kagustuhan natin at dahil sa ating kasalanan sa ating Panginoong Diyos. But rather, take this road. Take this route to please your God. At pag ginawa po natin ito, no po, anong sabi po dito? But whose delight is in the law of the Lord? Alam ko, ganun tayo kauhaw. Ganun tayo nagde-desire na tumanggap po ng Word of God na babaunin natin sa bagong taong ito. At ito po yung salita ng Diyos na ipinaparating sa atin. At hindi lang po natin ito tatanggapin. And who meditates on His law day and night? When we say meditate, nanamnamin po natin yung tinanggap nating salita ng Diyos ngayon. At hindi lang natin ito nanamnamin, hindi lang natin idadigest ito, but we will pray to the Lord, Lord, pwede ba itago mo sa puso ko para itong buhay at makapangyarihang salita mo ay mai-apply ko sa aking panahon. Mai-apply ko lahat ng aking natutunan at sa taong ito, tunay na ako ay magiging seryoso. Susunod sa iyong dakilang kalooban at sa aking pagsunod, tatanggapin ko ang pabor mo at pagpapala mo ngayong bagong taong year 2022. Amen po ba? Sige, papurihin natin ang Panginoon. So you will be like a person, like a tree planted by the streams of water. Parang isang punong kahoy. Ang pinagtatamnan mo ay isang matabang lupa. At sa lupang iyon, meron pong overflowing access ng tubig. At hindi lang po yun, no po, anong sabi po dito? It with yields its fruit in season, magbubunga. Mapapansin ka dahil pagpapalain ka ng Diyos. And whose leaf does not wither, hindi ka matutuyuan. Hindi ka mabubulok bilang isang punong kahoy ang iyong buhay. At ang sabi po dito, whatever they do, prospers. Whatever you do, it prospers. If we follow and obey the Lord, your God today. And you might be on the tipping point indicator ng inyong buhay, and this time, as you make that stand in the path of righteousness, you will be the one, at ikaw ang gagamitin ng Panginoon, that this time, kung merong mang generational curses sa iyo at sa iyong pamilya, this time, it will be cut off in the name of Jesus. Amen po ba yun? It will be cut off in the name of Jesus. Sige po, purihin natin ang Panginoon. And in the road to discipline, Lord, I will go on your way. Nakakapagod na, Panginoon eh. Kasi paulit-ulit na ako. Ngayon, magpapaayos na ako sa iyo. At hayaan mo, i-reveal mo yung the best sa aking buhay. At hindi lang po yun, you're in great trouble. Don't forget, you might have these great troubles in life today. But be reminded, with God's favor, you have a great God with you and you will have a victorious life and favor in this 2022. Sige po, palakpakan naman natin si Lord for that. Going back to our verse, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor, and no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Can I invite everyone? Can we all please rise today? Hallelujah. Are you all blessed today with the presence of God? Amen. Are you all blessed today by hearing and receiving the Word of God? Amen. And at this point in time, susulitin po natin ang presensya ng Panginoon. Can we bow down our heads and let us pray? Hallelujah. 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 Whenever we are gathered in the name of Jesus, two or three or more are gathered in the name of Jesus. Panginoon, nasa kalagitnaan ka namin ngayon. At sa panimula ng bagong taong ito, Panginoong Diyos, batid mo ang aming puso. Ikaw ang nais naming unahin. May mga plano kami ngayon. May mga naisin kami ngayong bagong taong ito, 2022. Pero unahin namin na hanapin ang iyong pabor. Magsusumiksik ako ngayon sa iyong banal na presensya. Sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan mo sa aking paglapit sa iyo, hingi ko ang tawad ng lahat ng mga mali kong desisyon sa buhay.
lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa iyo. At kung ako man ay naging sanhi na maghirap ang aking buhay at ang aking pamilya at mga mahal sa buhay, sa oras na ito, hinihingi ko ng tawad ito sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong pabor at kapatawaran na aking tinanggap ngayon. Hatayaan mo sa taong ito. Tunay nga, O Diyos, sa iyong pag-aayos, sa iyong pagtutuwid sa aking buhay. Isa lang ang pinaalala mo sa akin ngayon. Pinahalagahan mo ko at pinakamamahal mo kong anak. At patuloy akong magpapaayos sa iyo. Hatayaan mo, O Diyos, sa lahat ng great troubles na pinagdadaanan ko ngayon. Patuloy mo kong empower sa oras na ito. And as the Holy Spirit move in my life today, Lord, I'm giving that permission. And as you open up the heavens today, God, through the power of the Holy Spirit, yes, Lord, you will strengthen me today. You will strengthen me today, O God. And Lord, let your favor be received today. At alam ko, Panginoon, kinalugdan mo yung aking ginawa na sa panahong ito, ako'y tumatayo na merong kabanalan at katwiran sa iyong harapan. At ayaan mo, Diyos, patuloy kong tanggapin ang isang pinagpala at pinaburan mo na bagong taon, 2022. At ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, purihin natin ang Panginoon. And today, as we join in the presence of God, as we gathered in the presence of God, sama-sama po tayong magbibigay ng pagsamba sa Panginoon. Ikaw, o marahil kasama mo ang iyong mahal sa buhay ngayon, as a family, together, we will worship our God. And as we seek the Lord's favor this 2022, we will again ask God for His abundant blessings sa buhay natin. Let us worship the Lord. Let us come and worship our God today in Jesus' name. Hallelujah. May His favor be upon you in a thousand generations, in your family, in their children, in their children, in their children. May His favor be upon you in a thousand generations, in your family, in their children, in their children, in their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. You.
church, let's continue to feel the presence of God. Let's continue to sing and declare the powerful word, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Every time when we sing, declare the powerful word, Amen, it means a yes. A yes to our God. Whatever we have agreed here on earth, as we declare Amen, it is a yes in heaven. And today, God, we do believe that once again, you're opening up the heavens, bestowing your gift sa bawat isa. And that gift is your special favor or your divine favor for your children today. Catch the blessings of God. Catch His power, provisions, His favor, His presence in your life. And surely, this is the best plan and this would be the best decision that you have made. That once again, you have lived a life of holiness, righteous and acceptable to your God at tunay po kinalugdan ng Panginoon at sigurado pagpapalain ng Diyos ang iyong bagong taon 2022. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And I pray that we will not take for granted of that divine favor. And as we partake with the holy elements of the Holy Communion today, let this be our commitment. Not only this new year, na tayo po'y magiging very good sa Panginoong Diyos, kundi sa bawat taon na darating pa ng ating buhay. Pwede na po natin kunin yung pong mga holy elements of the Holy Communion today. On the night Jesus was betrayed, He took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Take and eat in remembrance of me." Let's all partake of the bread. And after supper, Jesus took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, that whenever you drink this cup and you eat this bread, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's all partake of the cup. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyong mayamang pabor na aming tinanggap ngayon. At hayaan mo, Panginoon, sa aming patuloy na mamuhay, na may kabanalan at katwiran sa iyo, patuloy niyo po kaming samahan. At ang aming patuloy na dalangin, nawa, sa iyong muling pagbabalik, datnan mo kong tapat, na naglilingkod at sumusunod sa iyong dakilang kalooban. And once again, Lord, we thank you so much, and we give you all the glory, praises, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Can we lift up our tithes and offering to the Lord and let us pray, Panginoon, sa umpisa ng bagong taong ito, gusto kong ibigay yung the best offering para sa iyo. Pagpalain mo ang bawat kaloob at handog na ito, magamit lamang sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Hatayaan mo, Panginoon, marami pa ang makakilala sa iyo. Tanggapin kanila bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. And Heavenly Father, once again, here is your beloved and favored people. I commit them to you. We bring home your blessings, favor, and protection in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. They all shout, Amen, Amen. God bless you, church. We know that the Word of God has touched you today. And so, we encourage you to keep connected with us by sending us a message. You may also be a blessing to our church and our community. To give your tithes and offering online, please visit cogdesma.com/give to know the bank details and the how-tos of giving.
Though a challenging week is ahead of you, know that God's peace will protect you and His wisdom will guide you. Thank you so much for being with us. My name is Simon and we'll see you again next week. Bye!